Magandang araw mga classmate! Welcome back to our channel, Arb Story TV. Ang istorya ng tunay na buhay, istorya mo, istorya niya, istorya nila, istorya ko, at istorya nating lahat tungkol sa ating karamdaman, GERD at acid reflux. Muling magsasama-sama tayo sa ilang minutong talakayan at kwentuhan. At pag-uusapan natin ang isang uri ng karamdaman na meron ding kaugnayan sa sakit na GERD at acid reflux. Kaya kung isa ka sa mga may GERD, mahalagang panoorin mo ang video na ito. Kung handa ka na, halika na, simulan natin ang kwentuhan. Pero kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating channel, pindutin mo na ang subscribe button. Ganun na rin ang likes. At pakipindut na rin po ng notification bell para lagi ka nang updated sa lahat ng video at kwentuhan natin. Mga classmate, pag-uusapan natin ngayon ang isa sa mga karamdaman na nagpapahirap sa atin kapag sinusumpong tayo ng GERD o acid reflux. Siguro isa ka na rin sa mga nakakaranas ng ganito. At kung meron kang GERD, siguro mahalagang mapanood mo ang video na ito. Hindi na po natin patatagalin ang ating talakayan at uumpisahan na natin ang aking topic. Ang topic po natin ngayon ay ang sakit na vertigo o yung lula o yung hilo. Paki-comment na lang po sa ating notification section kung sino po ba dito yung mga nahihilo o nalulula kapag ka ma-atake yung GERD. At ito po'y aking babasahin at pupusuan. At sa content po natin ito, pag-uusapan natin yung 10 sintomas ng vertigo. Pangkaraniwan na po kasi sa atin na kapag tayo inaatake ng GERD ay may kasamang hilo. At lagi na po natin napapagkwentuhan o lagi natin nasa talakayan ang sakit nating GERD. At ito naman po talaga yung dahilan kung bakit ginawa natin yung ating YouTube channel. Ang pag-usapan o pagkwentuhan natin dito o ang pagbibigay ng mga comment at suggestion ng ating mga klase na nagdaraan sa sakit na ganito. At yun nga po, ang mga dumaan na video natin ay mga galing o karanasan ng ating mga kaklase. Tulad ko po, tulad nila, tulad mo, tulad nating lahat na nagdaraan sa ganitong pahirap sa atin. At alam nating lahat kung gaano kahirap ang isang tao na inaatake nito, na lahat ng pag-asa sa buhay ay parang nabubura, parang nawawala, at lahat ng pangarap mo ay parang hindi na natin kayang tuparin. Yan po yung mga hirap na pinagdaraanan ng isang tao na may karamdaman na GERD at acid reflux. At tulad po ng mga napapagkwentuhan natin sa lahat nating video na nagawa, ang isang GERD po ay may kaakibat po na may kasama na karamdaman tulad ng anxiety o panic attack.
ganun din po yung isa natin video na pinag-usapan na ang GERD anxiety ay may kaakibat po na sakit o may kasama pong sakit na sinusitis. At ngayon pong araw na to, ang pag-uusapan po natin naman ngayon ay vertigo. Isa rin po sa mga karamdaman na dala din po ng ating sakit na GERD. Kapag po kasi ikaw ay inatake ng GERD, ay kalimitan po, umaatake din sa iyo yung anxiety. Ganon din po ang sinusitis. At ganon din po itong ating pag-uusapan ngayong vertigo. Sila po yung magkakasama. Sa umpisa po ng pag-atake ng ating karamdaman, ang pagkakaalam natin ay sakit na simple lang sa sikmura. Dadating po yung panahon na maguguluhan yung utak mo dahil may sirong kanangan sakit sa sikmura pero may naiibang nararamdaman. Kalimitan po ito yung ating sinusitis. Ano po? At kapag dumapo na yung sakit ng sinus, naguguluhan na yung ating utak. Doon na po kumakapit yung ating takot, yung ating pangamba na baka may ibang karamdaman, baka tayo ay mamamatay na o baka kung ano na mangyayari sa atin. Doon po lumalabas yung sakit natin ng anxiety at tumutuloy po ito sa panic attack. Alam ko na alam nyo bilang isang meron ding karamdaman ang ganitong sistema ng ating karamdaman, ating sakit. At lahat po na mga nakaramdam nito, pwede po kayo mag-comment sa ating comment section. At babasahin natin po at pupusuan natin. At nang sa ganun po, lahat po na nakakapanood ng ating video ay mababasa din po yung comment nyo na isa kayo sa mga nagdaraan ng ganitong karamdaman, isa kayo sa nakakaranas ng ganitong sakit kapag ka umaatake ang ating acid reflux. Nang sa ganun po, maging kampante po yung mga kaklase natin na umpisa pala ang nakakaranas ng ganitong karamdaman kapag ka nabasa natin yung ating mga comment. Nabasa nila po yung ating mga comment na normal po sa katulad dati na may sakit na acid reflux ang daanan ang ganitong mga pagsubok. Ang makaranas po ng sakit na vertigo, ang makaranas po ng sakit na sinusitis at magkaroon po ng panic attack dahilan ng ating anxiety. Na hindi po sila matakot na igi at makaya nila yung pangapagsubok na ito. Sa akin po mga nasaliksik, ang sakit po ng vertigo ay may 10 sintomas. At kilalanin po natin muna kung ano ba yung vertigo. Ito po yung hilo o lula, yung parang para pong gumagalaw yung mundo nyo, parang mauga yung mundo nyo. Kalimitan po kasi dito, ayaw po niyang tumayo. Hindi po siya makatayo. Ano po? Kasi kapag tumayo siya, matutumba siya. Kasi nga po, umuuga yung paligid niya. Gumagalaw yung paligid niya. Kapag po ang vertigo ay sa akin pong karanasan ay sa madilim na oras o sa gabi, ayaw ko po magkita ng liwanag. Lagi po nakapigit yung mata ko dahil tuwing imumulat ko o makakita ko ng liwanag, lalo pong umuuga yung paligid ko. Kung nasanay naman po yung ano ko sa umaga po, nasanay po na maliwanag po yung nakikita ko, ayaw ko naman po na ipikit ang mata ko dahil lalo po ako nahihilo. Ang ano po, natingin lang ako sa maliwanag. Yun po yung aking karanasan. At kung ano po yung inyong karanasan sa vertigo, paki-comment nyo po. Ano po, para po mabasa din ng ating mga viewers, ng ating mga kapwa may sakit, kung ano yung karanasan nyo sa vertigo dala po ng ating sakit na GERD anxiety. Ang vertigo po sa pagkakaalam ko at sa pagsasaliksik ko, ito po isang balanse ng ating katawan. Isa pong uri ng balanse sa ating katawan na tumutugon po sa ating mata at sa
sa ating tainga. Ang pagkakaalam ko po ay ito yung maliliit na particles o calcium na nagiging maluwag sa panloob ng ating tainga. Kung mapapansin nyo po kapag nahihilo kayo, nagsisimula siya sa may umuugong o para may tumutunog sa ating tainga. Yun po yung balanse. Inaayos po ito eh. Pag dinala natin sa ENT, inaayos po nila, mayroon siyang exercise na ginagawa para mabalanse ulit, may balik yung mga particles na yun, yung maliliit na particles na yun, no, calcium sa ating tainga. May balik sa dating posisyon, kasi kung hindi po maibabalik yun, lagi ka pong makakaramdam ng hilo o nunlula. Ang kalimitan po ang binibigay dito sa atin na gamot ng ating mga doktor ay yung Vertilite o kaya ay Antivertigo, Cirque, mga ganun po. Ito po ay advice po ng ating doktor. Ano po, ini-advise po ng ating doktor o rinireseta ng ating doktor. Pero sa ganun pa rin po, tatanggalin lang niya pa samantala yung ating lula o yung ating hilo. Kailangan pa rin pong maibalanse o maibalik sa tamang posisyon yung mga particles na nasira o nasumala sa posisyon para po maayos yung ating balanse. Ito po kasi yung balanse ng ating pangangatawan. Ano po? Balanse po ng ating, para po tayo makapaglakad ng ayos, ng normal, at mawala yung hilo. Parang sa ating mga mata po, parang sumasakit po yung ulo natin. Yung ating paningin po, parang sumasala din sa balanse kapag ka ang ating balanse sa tainga ay sumasala. Yun po yung aking experience sa vertigo, kaya po medyo mahirap sa mga nagda-drive katulad ko po. Nakaranas po ako na nasa sasakyan, nagmamaneho ako, at ang minamaneho ko yung aking motorsiklo, nakaranas ako ng vertigo. Talagang ang aking pong mata ay nakafocus na lang, nakatitig sa aking daan, sa aking dinaraanan, at pinilit ko makarating sa bahay pagka baba ko sa motorsiklo para po akong lasing na sumusuray bago makapasok ng aming bahay. Nagkataon po na hindi ko nadala yung gamot. Kaya po sa ngayon, tuwing umaalis ako ng bahay, hindi na po ako nawawala ng gamot sa vertigo. Lagi ko pong daladala. Ang number one po sa ating listahan, ito na rin naman po napapag-usapan natin, ang balanse. Ang number one po sa ating listahan ay pagkawala ng balanse. Ang isang palatandaan po sa vertigo ay isang pakiramdam na ang mundo sa paligid ay umiikot. Yun po. Kapag po umiikot, ang tingin nyo, yung parang nagpo 45 degrees, basta alam nyo naman yung pag-ikot. Ano po, pagka ang nakatayo ka sa isang posisyon, pero parang umiikot ka sa lahat ng, halimbawa sa isang bahagi ng bahay, nakatayo ka, pero ang tingin mo, yung nasa paligid mo, yung bahay mo, umiikot sa iyong paningin, ay isang senyalis po yun ng vertigo. At pagka ganun po yung nararamdaman natin, kumapit ka po sa isang bahagi na pwede mong pagkapitan dahil posible po na humina yung inyong tuhod at kayo bumagsak dahil sa sobrang hilo. Diyan na po yung para kang magko-collapse ang pakiramdam mo at para ka pang babagsak talaga at para kang masusuka. At dun po sa usaping masusuka, talagang nararamdaman mo yon, parang bumabaligtad ang iyong sikmura. Doon na po pumapasok yung acid reflux. Matitrigger na po yung inyong acid. Kaya po yung vertigo ay pwedeng kapag na-vertigo ka ay magtuloy ng acid reflux. Pero po sa aking case, sa aking pong karanasan, nagsisimula po yung kalimitan po nagsisimula yung vertigo sa aking sikmura. Kapag po nag-acid reflux ako, doon po nakakaramdam ako ng hilo. At kapag ka, may mild na hilo na ako, gumalaw ako ng mabilisan, halimbawa may pinulot ako ng mabilisan, o kaya biglang lumingos ako, magtutuloy-tuloy na po siya sa vertigo. At hanggang hindi po natin maiaayos yung ating vertigo, yung ating balanse, kaya po mahalaga po na pumunta tayo sa ENT at kung sino po yung inyong doktor sa sinusitis nyo po, siya din po yung doktor sa vertigo. Ano po,
ENT din po. Mahalaga po na may ayos o may balik yung balance natin. Kaya po, pag hindi po itong naayos, malimit po, aatakihin ka ng vertigo, makakaramdam ka ng pagduduwal, pagsusuka, dahil sobrang hilo. Ganun po yung magiging epekto sa inyong acid reflux. Tuloy-tuloy po na lagi kang aatakihin ng acid reflux dahil sa tuwing gagalaw ka, makakaramdam ka ng hilo. Kaya po mahalaga po na pumunta ka, kumonsulta ka sa iyong ENT para po mabalanse ng maayos ulit yung inyong nasiram balanse ng kristal o sa inyong tainga. Ito po yung pakiramdam nyo, laging umuugong yung tainga nyo. Parang laging may hangin. Base po ito sa aking karanasan. Ang number 2 po dito sa ating listahan ng mga sintomas ay malalang sakit ng ulo. Siyempre po, kakibat o kasama po ng pagkahilo, yung pagsakit ng ulo. Diba, pag nahilo ng kahit ordinaryong hilo, nasuka ka, parang kapamilya dito, aatakihin ka din ng sinus. Kasi pag nasuka ka, magkakaroon ka ng nung acid na aakyat, iti-trigger naman yan yung sinusitis mo. Yung sinus mo, para magkaroon ka ng sinusitis, babaro naman yung sipon mo. Ito po ay aking karanasan lang at aking i-share sa inyo. Bumabara po yung aking sipon, dun po aatake yung sakit ng ulo ko. Ang nakasaad nga po dito sa aking nasaliksik, maaring mga tao na may migraine ang nakakaranas ng mga problemang vertigo. Yun, yung mga may migraine po pala ay nakakaranas din ng vertigo. Siyempre, lagi siyang masakit ang ulo. Posible siya yung dahilan kaya masisira yung balanse. Ano po yung mga kristal? At ganun po pala. Halimbawa, yung po kasing migraine ay halos kaparehas ng sakit sa sinus. Yung isang topic po natin, sinusitis. At kapag lagi masakit yung ulo mo, may sipong ka, pwedeng makasira o makasala sa ating mga particles ng ating balanse. Kaya po pala tayo ay malimit na nagkakaroon ng vertigo. Ang ilang mga tao na may sakit sa ulo ay maaaring magkaroon ng vertigo kahit hindi sila nakakaranas ng sakit. Yun. Kapag ka ordinaryo ka na laging masakit ang ulo dahil ng sipon, ay pwede kang atakihin ng vertigo kahit na yung oras na hindi umaatake sa yung sakit ng ulo. Siguro dahil nga sala na yung balanse mo. Sa isang galaw mo lang, hilo na yung aabutin mo. Ano po? Ang pangatlo po sa ating listahan ay tumutunog sa tainga. Yun. Ito po yung sinabi ko kanina doon sa una, sa balanse. Ano po, may tumutunog po sa ating tainga. At ang nakalagay po dito, ang mga yugto ng vertigo ay madalas na kaugnay sa isang malakas na pag-ring sa tainga na tinatawag na ating naingay sa tainga. Karibiwan para sa isang taong which vertigo na makarinig na isang pare-pareho na abnormal na ingay tulad ng isang pag-ring, pag-sit-sit, pag-click o sipol, ang madalas ay maaaring magkakaiba. Ito po yung kalimitan na naririnig natin o kaya yung parang may kulisap, yung ingay ng kulisap kung sanay ka nakakapunta ng mga bukit, ng mga kakahuyan, di ba meron doon ingay, ano po yung tunog ng mga kulisap, yun po yung mapapakinggan mo sa loob ng tainga. O kaya naman kung meron kang shell na sa dagat, yung kapag tinapat mo sa yung tainga, o kaya yung tapayan, linagay mo sa yung tainga, o kaya yung termos sa bahay, yung sa lalagyan natin na mainit na tubig, ilagay mo sa tainga mo, may mapapakinggan kang parang may hangin, may tunog. Yun po yung kalimitan natin mararamdaman o maririnig sa ating tainga kapag meron tayo nitong vertigo o kapag aatake yung vertigo. Susunod po dito ay makakaramdam tayo ng pambibigat sa ating ulo at pagkahilo. Ito po yung mga nararamdaman ko
nararanasan ko kapag ka umaatake ang vertigo, yung pag atake po ng aking sinusitis, yung pagkapuno ng sinus ko ng mga mucus, mararamdaman ko na umiigi yung tainga ko. At kapag ka mabilisan ang galaw ko, nakakaramdam na po ako ng lula o hilo. Ang susunod po sa listahan natin sa mga sintomas ng ating sakit na vertigo ay pinagpapawisan. Kapag po kasi may hilo o nalula ka, kalimitan po kasi dito yung pagpapawisan. Mapawis ng malamig. Ano po? May pawis ng malamig. Malamig po yung ating mga kamay, paa. Ito po ay aatakihin na rin tayo ng ating anxiety, ng ating takot. At dito na po, mararamdaman natin yung panic attack. Lahat po na may vertigo kapag ka, dumapo po yung talagang tindin ng hilo at ayaw mo nang gumalaw sa isang posisyon, makakaramdam ka na po ng pamamawis hanggang sa pangangatal ng inyong katawan na parang ang pakaramdam mo ay kayo mamamatay na. Parang pakaramdam mo ay magkukulaps ka na o walang ka nang ulirat at hindi ka na magigising. Kaya kalimitan sa ganitong sistema ng atake ng vertigo, nagpapadala tayo sa ER. At ito po yung isinusugod na kalaminsan natin sa sobrang hilo natin ay atake sa puso o stroke. Ano po? Yun agad ang pupunta sa inyong utak. Na-stroke ba ako? Dahil sa sobrang hilo. Ano po? Sobrang lula. Ang susunod po sa listahan natin ay ang paggalaw o kibot ng mga mata. Ano po? Parang tumitibok-tibok po yung mga mata dahil po ito sa sobrang sakit ng ulo. Ito rin po ay karanasan ko at ang sa tingin ko po dito, tibok ang ating mata ay dahil po sa ating sakit ng ulo at pagkahilo. Susunod na po dito sa ating listahan ay yung nabanggit ko na kanina, yung panic attack. Dahil nga po sa mga naranasan natin na sa mata na tumitibok-tibok o masakit, pinagpapawisan tayo at ng malamig, tumutunog yung tainga natin na hindi natin at umiingay po, maingay ito, parang ring, parang kulisat na hindi komportable ang ating pangangatawan sa naririnig natin. Masakit sobra yung ating ulo. Pagkawala ng ating balanse o hindi tayo makatayo o hindi tayo makamulat ng ayos, doon po pupunta yung panic attack, yung takot natin. Mararamdaman natin, sabi ko nga kanina, na parang kang magkukulaps na, parang yung sa sobrang hilo mo, makakatulog ka na sa sobrang hilo, tingin mo na mahihimatay ka. Yun, exact word, mahihimatay ka ang pakiramdam mo, na matatakot ka na baka hindi ka na magising kasi baka stroke na yung tumama sa'yo. Yun po yung kalimitan ng pumapasok sa utak natin. Kaya yung panic attack natin talagang hindi natin mapigilan at sumisipa talaga yung takot natin. Susunod po sa listahan natin, yung pagsusuka na po, yung pagduduwal. Yun na rin po yung sinasabi ko kanina na kaya ka matatakot dahil po kapares po ito nung stroke. Magduduwal ka din, masakit din ang inyong ulo. At lahat po ng ano to, parang stroke yung sintomas. Kaya po mag-trigger ka talaga sa iyong sikmura. Ano po? Di ba pag-usapan na natin kanina dito, do sa umpisa pa lang, na masusuka ka. Ano? Dahil sa wala kang balanse, aabutin sa masuka ka. Ito na po yun. Masusuka ka, maduduwal ka. Dahil po ito yung sa pag-ikot ng iyong mundo, sa iyong hilo. At syempre, normal po na ito po susunod nating sa listahan, eh yung pagod. Pagod na pagod po yung katawan mo. Dahil sa mga nararamdaman mo sa iyong katawan,
sa iyong sarili, makakaramdam ka ng sobrang pagod. Ano po, sobrang pagod po yung mararamdaman nyo. Dahil nga po dun sa ano, sa iging o ingay sa iyong tainga, ang susunod po nating sa listahan ay may kaugnayan dito, yung pagkawala ng pandinig. Dahil po parang puno na ng hangin yung iyong tainga, napuno na po ng hangin ng iyong tainga, kaya po posible na mawala na yung iyong pandinig. At sobrang bigat po ng pakaramdam mo sa iyong tainga. Ano po? Parang may mucus din siguro to dahil sa sinus po natin. Sa sinus natin, puno na rin siya ng mucus. Na 10 sintomas ng ating pinag-uusapan ngayon na vertigo. Kapag po naramdaman nyo ito, sa 10 sintomas na ito, maari pong masasabi natin na yung inyong nararamdaman ay vertigo. Lalo na po kung meron kang acid reflux o sakit sa GERD. Kung meron kang sinusitis, kung meron kang migraine. Ito po yung karaniwan na sintomas na merong vertigo. Ano po? Kapag ka meron ka nitong mga sakit na to at naramdaman mo yung 10 sintomas na ganito, masasabi mo na vertigo yung inyong pakaramdam. Ang pinakamaganda po dyan, at para mawala yung sumpong ng vertigo sa oras na yon, iinom mo ng CERT o kaya ng basta any o anuman na gamot sa anti-vertigo. Kalimitan po kasi na binibigay ng mga doktor ay CERT. At yan po ay hindi lang isang beses iniinom. Malimit po yung iniinom. Matagal-tagal pong inuman yan para makabalik yung... Kasi matagal pong tanggalin yung hilo ng vertigo. Kaya nga po, sabi ng doktor sa atin, sa ating acid reflux, huwag kang basta yuyuko. Uukod na nasa ilalim yung iyong ulo pagka may pupulutin. Kasi posible na magkaroon ka ng vertigo. Kasi yung pangkaraniwan pala na ito nga, natopic na rin natin dati na posible kapag may acid reflux ka, posible ka nagkaroon ka ng sinusitis. Ano? Kapag mayroon ka sinusitis, yumukod ka, yung tendency ng iyong mucus mapupuno doon sa daanan ng hangin doon sa iyong sinus. At kapag napuno yung sinus mo ng mucus, posible na pagbalik ng ulo mo, mabilis sa pagbalik ng ulo mo, posible na umikot yung paligid mo at magkaroon ka ng vertigo. Mahalaga po ito sa atin na mayroong karamdaman ang maibigay o i-share ko sa inyo ang sakit na vertigo dahil kalimitan po sa mga baguhan sa sakit na GERD ay nagpapanik talaga kapag ka nakaramdam nito na hindi nila alam na itong sakit palang ito na GERD ay posible na mahilo ka na ganito kalala na para kang na-stroke. Kasi paano ka hindi matatakot kung ang alam mong sakit mo, sakit sa sigmura, tapos biglang isang araw makakaramdam ka ng pagkahilo na ganito. Ito po yung aking share na mahalaga na dapat mapanood nyo. At paki-comment po sa ating comment section kung meron kayong gustong i-share sa akin. At meron po kayong alam sa vertigo na hindi ko na isama dito. At dahil ito po yung binanggit ko dito ay pawang aking karanasan lang. At kung meron kayong ibang karanasan tungkol sa vertigo, tungkol sa sakit nating acid reflux na tinamaan kayo ng vertigo, pwede nyo pong i-share sa akin. At nang sa ganun po, sa susunod natin mga video, may isama ko naman yung inyong kaalaman o karanasan tungkol sa sakit na vertigo dahil ng acid reflux at ng ating sinusitis at yung pag-atake ng ating anxiety na tumutuloy sa ating panic attack.
At muli po, maraming salamat po at sana naibigan nyo yung aking naidagdag na experience para sa kaalaman ng lahat na makakapanood ng video ko, na alam ko naman na nagdaraan sa pare-parehas nating karamdaman. At sana nakatulong ako sa inyo. Ang tanging hiling ko po sa inyo, sana po ay makisubscribe po ng aking channel. Pakilike na rin po at saka pakipindot po ng notification bell para lagi po kayong updated sa lahat ng video na gagawin ko. At muli po, maraming salamat. God bless you po.